Jelyn Dablo Story, lesson sa buhay, totoong kwento. Alam mo anong nawala sa akin? Tapos ikaw na simple lang ang problema, depressed ka na. Be strong dahil kapag bumagsak ang immune system mo, magkakasakit ka. 2013, nagsimula na akong romaket ng romaket hanggang 2021 hanggat malakas pa ako, 2015 nag-start na ako nag-invest ng properties at lupa at sasakyan. Ginagamit ako noon sa church as song leader sa Mindoro at backup singer sa Makati sa church, pero napabayaan ko, kaka-focus sa negosyo dahil gusto ko noon mag-invest. Tinutulungan ko pamilya at mga kapatid ko lalo na sa pag-aaral nila at pangangailangan nila sa bahay sa Mindoro. Hindi na nakakapagsimba para hingiin dapat ang protection ko araw-araw at para iiwas sa sakit, kaya wala akong protection lalo na sa health ko. Sobrang sipag ko. Halos minsan di na ako natutulog 2 days kape ng kape. Ako yung tao na mahilig sa instant food dahil sa mga transaction ko na halos kulang ang oras ko noon. Kung hindi lang ako di nadalaw ng antok noon, hindi na ako matutulog eh. Alam mo yung paggising mo kape agad tapos trabaho agad. Ako pa magdi-deliver at magda-drive. Kaya hindi ako sanay na umaasa sa ibang tao, pero ngayon wala na akong choice at humingi ng tulong sa ibang tao na may mabuti at matulungin na puso heart. So ito na nga 2018, nalaman ko na may sakit ako, endometrial cancer. Akala ko noon mamamatay na ako. Na-depressed ng 2 months na halos ayaw kong makipag-usap sa tao at tinago sa pamilya ko ang sakit ko ng 1 taon, kaya nag-enjoy na lang ako lalo kaka-negosyo at nag-decide ako na mag-herbal food supplements at magne-negosyo habang malakas pa ako dahil maraming bayarin at kailangan ko ng savings para sa sakit ko na kapag dumating ang oras na kailanganin ng gamutan o treatment, may savings ako. Meron akong kakilala na halos sumikat sa Mindanao, investment scam. Natukso ako mag-invest dahil lahat ng kaibigan ko at kakilala ko nag-join at kumikita na. Sadly, huli na ako, yung pinaghirapan kong savings na wala ng ganun-ganun lang kabilis. Then may nagpakilala pa sa akin how to do forex at nasunog lang ang pera ko. Halos ubos-ubos ang perang pinaghirapan ko sa negosyo. 2021, nag-trigger na ang sakit ko dahil sa bakuna. Nagising ang sakit ko at lumala at nadamay pa ang baga ko at naoprahan pati tiyan ko para tanggalin ang water, massive ascites. Kaya lahat ng pwede ibenta ay binenta ko na para pang tustas sa operasyon ko at gamutan. Ang hirap magkasakit dahil mauubos lahat ng pinaghirapan mo. Kung wala kang pera, wala kang laban. Isang camellia house at lot na benta. Isang condo sa Shell Residences na benta. Isang Almera kotse na benta. Lupa na malapit sa dagat na benta. Isang condo Harrison Residences. Isang Ford Ranger. Kaya ikaw na, sa tingin mo hindi mo pa naman nalagpasan ang nangyar o nangyayar sa akin ngayon at mga nawala sa akin, lalang huwag mo i-stress ang sarili mo dahil baka yan pa dahilan na magkaroon ka ng sakit. Lahat tayo may cancer cells, lalang ingatan mo sarili mo at huwag mong pabayaan. Huwag mong hayaan na mawala din sa'yo physically, mentally, financially, at Christian life mo like me. Pero naniniwala pa rin ako na si Lord may pinapa-realize lang sa akin at ibabalik niya mga nawala sa akin. In Jesus' name, photo owned by Jelyn Dablo. Rest in peace. Alagaan ang sarili, huwag abusohin ang katawan hanggat malakas ka pa.